Hello mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa aking channel. Ngayon ay dadako tayo sa ating part 5 ng ating 16, 18, 23 combination mga bro. Ayan, kung mapapansin nyo ay nailagay na natin yung kanyang I-core mga bro. Okay, ang mangyayari dito mga bro ay bubuoy na natin siya. Ayan, so dito mayroon tayong ilalagay na yan, 10 condenser mga bro. Ayan o, ayan, tapos isang kapasitor 4UF 350 volts yung ating series dito sa condenser natin. Okay, siguro mga bro kahit wala ng diagram kasi marami na tayong video na mayroong diagram ano. Pero ang gagayahin natin ay yung normal na diagram natin, yung unang dulo natin, yun ang magiging positive ng battery. Dito natin ilalagay yung kanyang switch. Okay, bali may bakante tayo ditong dati nang nagamit to na bahay mga bro. Ayan o. Ayan. So, pinagbaklasan ito. May kunun, may nag-prepare sa akin. Yan, tinago ko lang. Ayun, magagamit pala. Okay, bali sakto naman siya yung butas. Uno yung bilog ng butas niya ito. Tapos yung isa naman, ang ginawa ko noon ay yan, hinukitan ko lang, hindi ko tinuloy. Yan, nasa sa inyo mga bro kung itatagos niyo yung butas niya. Pero sa akin, hindi ko tinagos yan. Style niya lang yan. Okay, so ilagay na natin mga bro yung pang ibaba natin ganyan. Ayan o. Saktong-sakto siya. Ayan. Tapos lagay natin yung pang-ibabaw natin na cabinet. Naka-cabinet niya. Ayan. Sasalpak na natin mga bro. Ayan. So, bali yung ginamit natin pala mga bro na pinaka-i-core niya ay konyon. Halo yan. Tie wire saka tadyang ng payong. Ayan mga bro, nailagay na natin. So, align natin. Ayan, naka-align naman siya. So, sakto naman yung platino natin dito mga bro, yung kanyang pang-ilalim saka pang-ibabaw. So, bigyan ko kayo ng idea kung ilan ang sukat nito. So, mula dito sa gitna nito mga bro, ayan, hanggang dun sa butas noon, yung pangilalim natin ay nasa 1 3/4, tapos dito 4 cm, ano, 4 cm o 1 1/2 yung pangibabaw natin mula dito mga bro sa gitna. Tapos sakto din dun sa gitna din ang butas na yun, yung 4 cm natin. Ayan, okay. So, ito nilagyan ko na rin ang mga tanda-tanda. Ayan. Dati nang may pako to, kasi yung sinabi ko na pinagbaklasan ko to. Ayan, oh. So, nakabang na mga bro yung mga bolt niya oh, na tansong dilaw. Inabang natin para kuan, kasi gipit dito banda, hindi tayo mahirapan maglagay ng ano, connection. Okay, lagay na natin. Ayan, madali na siyang masimbol mga bro kasi nagamit na natin to dati. Pinarepair lang. Kaya, kwan. Dati maliit din yung laman nito. Tapos ang sabi na yung mga, sabi ng may-ari, palakihin daw. Kaya, ayun, maliit. Sakto naman tong ginawa natin ngayon. Okay, lagay naman natin yung ano, isang sidings niya. Okay, buti dito mga bro at maluwang dito. Ayan. So, lagyan natin ng bolt.
ang ating knit. Ayun. So, maya na tayo mag-connection. Pag, ano, naka-connection tayo dito sa primary. So, lagyan natin ng washer. Ayan. Okay, mamaya natin ilagay yung pinaka, ano niya, wing nut niya, ayan. So, lagyan pa natin dito sa kabila. Lagyan natin ng nut. Okay. So, ito yung ating unang dulo, mga bro. Papuntang battery saka switch. Ito naman yung pangalawang dulo ng ating primary. Yan yung ating pang ilalim na platino. Okay, lagyan natin ng bolt. So, nilagay na natin, mga bro, yung bolt ng pangilalim na platino. Lagay din natin yung pangibabaw. Okay, nilagay na natin yung bolt ng pangibabaw na platino, mga bro. Ayan, lagyan muna natin ng temporary na washer. Saka nut. Ayan. Ito ilagay natin yung pag-ilalim dito. Ayan. Temporary lang. Muna. So, magkukonexyon muna tayo. So, ilagay natin dito yung ating switch. Ayan o. So, siya nga pala, mga bro, mayroon tayong isang, kung ano, nag-shoutout tayo. Mayroon tayong nakalimutang isa na nagpapa-shoutout, taga-konsya. Taga Norsagaray. Ayan. Mamaya, bro, sa dulo ng video natin, iyaano yung shoutout natin. Kung nanonood ka man, sir, yan, abangan mo lang mamaya. So, yung dalawang wire ng switch natin, dito yung isa sa unang dulo, tapos yung isa dito sa kabila, sa papuntang battery. So, unahin natin yung papuntang battery siguro. So, ipitan natin yung bolt na pinunta na isang wire ng switch natin. Ayan. Paglalagay kayo, mga bro, sure lang na nakakonect siya talaga para hindi mag-loose. Ayan. So, ilagay natin yung kanyang wing nut o butterfly nut. Ayan. Okay. Ikabit na natin yung switch sa papuntang battery. Ikabit naman natin yung switch natin dito sa unang dulo. Ayan. So, mayayari siguro dito, mga bro, ay hinangin natin ito para hindi siya mag-loose.
So, hinangin natin mga bro. Ayun. Bali na hinang na natin. Iko natin. Shiftin natin dito. Para iwas ground ba. Ayan. Okay. So, na-steady na natin mga bro yung switch natin. Sunod naman natin yung huling dulo ng number 80 natin. Ihinangin din natin. Dugsungan. Okay, nahinang natin. So, ito yung unang dulo ng kuha natin mga bro. Ito yung magiging knit natin, ay rod natin. So, doon natin ilalagay ngayon. Yun sa may rod. So, ayan, nakabit na natin mga bro yung kuha natin, unang dulo ng number 18. Pinaka-rod natin. So, higpitan natin to. Ayan. Lagyan naman na natin yung kanya. Butterfly niya. Okay. So, siptirin natin to. Dugtungan natin. Para hindi siya maka-maka-ground siya eh. Yan. So, ito naman, ito yung pinakahuling dulo ng number 23 natin. Lalagay natin sa knit natin. Okay. Higpitan din natin. Ayan. Okay. Nilagay na natin yung ating gun. So, ikon natin to. Ganyan natin. Okay. So, dito naman sa ating negative mga bro dito, magja-jumper tayo dito. Okay, bali na jumper na natin mga bro. Ayan o. Ayan na. Papuntang negative ng battery. Yung pang-ibabaw na platino natin. Okay, mamaya nating higpitan at lalagay pa natin yung ating condenser. So, nabalutan natin mga bro ng bagya yung condenser natin. Bali, ipapackage natin dito itong capacitor natin. Isasama ko siya sa pagbalot dito. Mababalutan na rin siya. Tapos yung pag-connect nito, yung positive natin, yung kulay black. Dun sa positive natin dito sa pang ilalim, yung ground natin ito. Yung katawan ng condenser. Ito naman, isi-series na lang natin dun. Kahit magkabaliktad ang series nitong capacitor natin. Okay. Okay, so nabalutan na natin mga bro. Ayan o. Ayos na pati yung capacitor. Ayan o. Ayan. Ito yung ating positive at ito yung ating ground. Okay. Ilagay na natin. So, series natin itong ground natin sa negative ng battery. So, bali putulin natin dito yung sobra niya.
Siyempre, higpitin na natin mga bro yung kanyang negative pang ibabaw na platino. Okay, nahigpitin na natin. Ilagay naman natin yung ating positive condenser series natin dito. So, putulin natin. Okay, higpitan natin ngayon. So, ayan, higpitan pa natin. Okay. Lagay natin yung pang-ibabaw na platino natin. So, ilagay natin yung counter nut nito. Okay. So, dapat yung platino natin ayun, nakaangat ng konti dun sa ating I-core. Naglalaro-laro siyang ganyan, oh. Ganon. Okay. I-align na natin kung mapapatunog natin siya ng madalian. So, mukhang madiin. Platado naman mga bro kung madiin. Ayan. So, ayan. Pwede na nating testingin mga bro. Ayan. Ang kulang na lang ay battery. Ayan o. Okay. Okay mga bro. Pansamantala muna putulin natin ang inyong panonood. At shout out muna kay Sir Jennifer Matiliano. Ayan. Ang sabi dito. Shout out Boss Larry dito sa North Sagaray, Bulacan. Okay. Shout out po sa inyo Sir Jennifer Matiliano. Ayan. Pasensya na mga bro at medyo pinutol natin yung inyong panonood. Suspense ba? Okay, ituloy natin yung ating pagtitesting. Okay mga bro, bali nandito na yung ating aparato mga bro. Ayan. So, nakakabit na rin yung negative clip niya. Ayan, kabit natin ng mabuti para hindi siya mag-loss. Ayan. Tapos, kabit din natin itong positive clip niya. Ayan. Okay, testingin natin mga bro. So, dito, naglagay ako ng clip dito sa kanyang output ng kon rod. Tapos, ito yung ating net. Ayan. So, testingin natin. Ito yung kanyang ano, spark. Kung pipwede kaya. Ayan. Try natin mga bro. Okay naman siya. Ayan dito. So, ayan. Okay na mga bro. Ayan. Okay, hindi siya nag-iinit oh. Okay, ngayon naman mga bro ay titestingin naman natin yung kanyang voltahe, kung ilan yung kanyang voltahe. Bali, nakabit ko na yung tester.
At papandarin na lang natin. Okay. Tingnan natin kung ilan. Yan o. Ayun. Nasa 150. O. 150 lang mga bro. Pero yung spark niya ay talagang lumiliyab. Kasi malaki yung secondary natin. Number 18. Saka yung 23. Kasi halimbawa mga bro, pag malaki ang secondary nyo, mataas yung ampiraya ng kanyang output. Kahit mababa yung kanyang bulta eh, mataas yung kanyang ampiraya. Kung halimbawa naman pino ang inyong secondary, halimbawa 350, pero mababa naman yung ampiraya. Ganun lang yun mga bro. Okay. So, ayan mga bro, natapos natin yung ating 16-18-23 combination. Ayan. Sana ay nakapulot na naman kayo ng idea sa ating mga video. At ayan, nagpapasalamat ako sa inyong panonood mga bro. Okay. Hanggang dito na lang muli mga bro ang ating huling episode ng ating part 5. Ayan. So, natesting natin. So, okay. Sabi nung hindi nagsinungaling yung nagbigay ng idea sa akin. Talagang nakita ko naman kasi yung ginawa niya. Maliit din yung absuman. Pero okay rin naman. Pero malamang ito mga bro. Kaya ang tilapia ito. Kasi lumiliyab siya. Saka yung liyab niya ay kulay blue. Na tumitilamsik pa. So, medyo diinan lang natin. Pag mayroong tilapia, diinan lang natin yung adjust natin. Ayan. Okay, mga bro. Hanggang sa susunod naman mga video ko. Kita-kita na naman tayo. At maraming maraming salamat ulit sa inyong walang sawang panonood sa aking mga video. Okay, paano mga bro? Ayos.